Magandang umaga, Davao. Magandang umaga, Mindanao. Magandang umaga, Timog, Silangan, Hilaga at Kanluran. Ito po si Gilbert Lopez Martihicatso. Mga ulo ng mga nagbabagang balita. Sa ulat panahon, Easter list na nakakaapekto sa Mindanao. Mga lokal na balita. Ang Davao City Police Office ay tumanggap ng bagong direktor. Presyo ng online booking mas mataas ng kaunti. Ang mga pasahero na bumili ng ticket online ay maaring magpatuloy ng direkta sa kanilang mga tinutukoy o nais na bus. Mga benepisyo ng mga katutubong kababaihang ng DABNOR. Pandaigdigang balita. Mask up sa gitna ng pertussis threat, pahayag sa publiko. Pag-asa, opisyal na ipinahayag ng tag-init na panahon. Pandaigdigang balita. US inalarma ang Russia dahil ISIS nakatuon ito sa pag-atake. Mga bagong bomba ng Russia ay nagdulot ng pagkasira at malubhang mga kamatayan ng Ukrainian front lines. Mga balitang entertainment. Kiray Celis, sinabi na si Marian Rivera ay kabaligtaran ng kanyang intimidating na imahe. Ariana Grande, ipinalabas na ang Yes and single at music video bilang kanyang unang solo, release na sa higit 3 taon. Mga balitang sports. Galleries Towers drops winless strong group, Athletic for second straight win. GM Calma ng Northport Batang Pier, nagtagumpay sa obstacle challenge. Mga tampok ngayong araw. Diet ni Lolo, alamin. Technocene ng Berlin, iniba ang anyo ng lungsod at nakuha ang status ng UNESCO. Tabi-tabing kwento, night market ng San Pedro Street, Tunghayan. Sa trivia, iconic People's Park ng lungsod ay isang dating detention center na naging urban oasis. Ulat panahon. Ang Mindanao ay may bahagyang maulap na kalangitan na may lumalagong bagyo dahil sa Easterlies localized thunderstorm. Kalagitnaan hanggang malakas na hangin mula sa Silangan at Timog Silangan ay pagpapatuloy sa Dakong Silangan, bahagi ng Mindanao, 2.5 to 2.8 meters. Sa ibang lugar, light to moderate ang inaasahan mula sa Silangan at Hilagang Silangan, 0.6 to 2.1 meters. Lokal na balita. Ang Davao City Police Office, DCPO, ay tumanggap ng bagong direktor nito, Police Colonel Richard Badang. Sa panahon ng seremonya sa turnover ng Davao City Police Office Headquarters, Camp Leonor, Domingo, San Pedro Street ng lungsod na ito, Biyernes ng hapon, March 22, 2024. Ang opisyal ay patnubay sa 2,425
na puwersa ng ahensya, kabilang na ang 19 na pulis sa buong bayan. Kanyang pinalitan ang umalis na direktor ng lungsod, Police Colonel Alberto Lupas, na nagsilbi sa ahensya sa higit ng 2 taon. Mula sa February 14 to 2022 hanggang sa March 19, 2024. Si Badang, na nag-aral sa Philippine National Police Academy, PNPA, na klase noong 1998, ay kasalukuyang pinuno ng Area Police Command Eastern Mindanao. Ang katumbas ng Armed Forces of the Philippines, AFP, East Mindanao Command. Si Badang ay ang nakaraang Chief of Intelligence Unit ng DCPO Police Complaint Review Board, PCRB. Siya rin ang pinuno ng Central Visayas Philippine National Police or PNP Financial Service. Sa panahon ng kaganapan, ipinagpapasalamat ni Lupas ang mga Dabawenyos para sa paniniwala sa kanya o sa kanyang pagsisikap at pamumuno, na sinasabi na nagkakaroon siya ng isang dynamic at transformative na karanasan. Tungkol sa susunod na pagpahatid ng Lupas o ni Lupas, ipinaliwanag ng Davao City Police Office na si Captain Hazel Tuazon na hindi pa nila natanggap ang anumang impormasyon tungkol dito dahil may mga order pa rin na dapat gawin ang kanilang ahensya. Sa panahon ng AFP, PNP's iSpeak press conference noong Wednesday ng umaga, March 20, 2024, sa Royal Mandaya Hotel, ay sa usop ang manager ng Davao City Overland Transport Terminal or DCOT, sinabi na ang presyo para sa online booking ay mas mataas ng kaunti kaysa mga karaniwang presyo na nagdadala ng mga katanungan mula sa mga pasahero. Huwag kang magbigay ng online booking para sa iyong mga pasahero. Ito ay dahil na naadi ay gi-add-on, murag convenience fee. Ang ilan sa mga pasahero na nag-book sa online ay natagpuan na ang presyo ay hindi sumasagot sa mga inilathala sa aming pahina. Ito ay sapagkat mayroong isang add-ons katulad ng isang comfort fee, sinabi niya. Sa kabila ng pag-promote ang kakayahan ng online booking, usop, kinikilala ang presyo ng hamon, lalo na para sa financial na struggling ng mga individual. Sinabi niya na ang iilan sa mga kumpanya ng bus ay nakikipagtutulungan sa iba pang mga ahensya para sa online booking na nagresulta sa isang maliit na pagtaas ng presyo, habang ang iba ay nagbibigay pa rin ng mga tradisyonal na ticket. DCOT, inilapat ang online booking system upang matupad ang mataas na dami ng mga pasahero sa holiday season. Mga pasahero ay maaring bisitahin ang opisyal na website upang mag-book. Tulfo, na pinuno ng Committee ng Senado sa Enerhiya at Komite ng Migranteng Manggagawa, sinabi sa kanyang privilege na address sa Lunes, Marso 18, na ang Protected Area Management Board, PAMB, pinahihintulutan ang mga resort upang gumawa sa buffer zone ng Mount Apo. Ipinaliwanag niya na pagkatapos niyang ipinakita ang isang programa tungkol sa resort ng Chocolate Hills ng Bohol, ang isang grupo ng mga mamumuno ay natagpuan ang kanyang pansin na nagtuturo na mayroong maraming resort sa reserve na bundok sa siping ng Digos City. Ang resort o ang mga resort na inangkin na matatagpuan sa reserve ay
ang Twin Mountain View Resort, Montefreo Garden Resort at Villa Recurso. Labas na sa buffer zone ang mga ito kung pagbabasihan po yung makikita sa Google Earth at paghahambing ito sa mapa ng Mount Apo. Ito ay labas ng buffer zone kung kami batay sa Google Earth ang nakahambing sa map ng Mount Apo, sinabi niya. Ipinaliwanag ni Tulfo na siya'y nag-aalala tungkol sa kalusugan ng bundok dahil noong nakaraang taon lamang na iniutos ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-iimbak ng pinakamataas na tuktok sa Pilipinas na nakikipagkompetensya para sa listahan ng mga World Heritage Site ng United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization or UNESCO. Sinabi ni Tulfo na ang pagkatapos na inihayag ni Marcos Jr. ang kanyang order noong Oktobre 2023, inilunsad ang PAMB ang mga istruktura na walang permit sa multi-use zone ng Mount Apo noong November 2023 ay ipinahayag na itinuturing nila na pagbabago ng kahoy. Ang tanong ko po ay, paano nakalusot ang illegal structure na tinatawag nila? Ang aking katanungan ay kung paano ang mga tinatawag na illegal na mga struktura ay nakapagpatataglay doon, sinabi niya. Si Bae Rosita Q. Safra, presidente ng IP Women's Federation sa Davao del Norte at sa Island Garden City of Samal, Ilocos, ay nagpapahiwatig na ang mga babae ng Indigenous People or IP ay pinangalan ng benepisyaryo ng pagdiriwang na gaganapin sa Philippine Women's College of Davao sa 20 ng Marso 2024 sa PWC. Si Sapra, nakasapi ng tribo ng Sama, ay nag-aalok sa kahalagahan ng suporta na natanggap na sinasabi na hindi lamang ito tumutulong sa kanilang mga pakikibaka sa pinansyal, ngunit ito din ang pagpapalakas ng kapangyarihan sa mga kababaihan, IP. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mayroong 1,750 na Indigenous people na babae mula sa Ilocos, kasama ng IP ng kababaihan mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ipinakataas ko ang kapangyarihan ko sa pagkuha ng mga desisyon sa pag-uugali ng batas, ang mahalagang pag-a-apply sa gender and equality. Ang kaganapan ay hindi lamang tumutulong sa ating mga pakikibaka sa pinansyal, ngunit nagbibigay din sa amin ng kapangyarihan na maging aktibong kasapi sa mga proseso ng pagbubuo ng mga batas at desisyon, pagbutihin ang pantay-pantay at pag-asa at pagbigay ng kontribusyon sa mga pamilya at komunidad, wika niya. Ang mga proceeds ay itinalaga sa mga programa ng buhay sa na naglalayong lumikha na mga pagkakataon para sa mga IP na babae. Kabilang na ang produksyon ng tribal suit or suot, accessories na batay sa peras at carpets na nagpapahintulot sa kanila upang makabuo ng kita. Pandaigdigang balita. Lumaganap ang panganib ng pertussis sa Pilipinas. Ang isang eksperto sa mga
inspectional disease ay sumang-ayon sa mga mamamayan na pag-isipan ang paglagay ng mask sa mukha upang maiwasan ang pagdadala nito. Sa isang pampublikong briefing na inilabas na sa telebisyon, inirekomenda ng Philippine College of Physicians, PCP, si Dr. Ron Gine Solante. Ang mamamayan ay ibalik ang kanilang karanasan o sa paglalagay ng mga mask. Ang isa sa paraan upang maiwasan ang transmisyon nito ay ang paggawa ng kung anumang ginagawa namin sa panahon ng sakit ng coronavirus or COVID-19 pandemic, na kung saan ang paglalagay ng mga mask sa mukha, wika ni Solante. Sapagkat kami ay nagpapahayag ng isang infeksyon na maaaring ipinadala sa pamamagitan ng respiratory droplets, pagkatapos ay lubos na hinihikayat ko ang paglalagay ng mga mask sa mukha, idinagdag niya. Sinabi ni Solante na ang paglalagay ng mask sa mukha ay lubos na kinakailangan kapag ang mga bata ay dumalo sa paaralan dahil ang mga anak ay malubhang may sakit. Ipinangako namin na ang mga bata sa paaralan na palaging nagsuot ng kanilang mga mask sa mukha, wika niya. Ang pinuno ng PCP, gayunpaman hinikayat na kahit na ang mga matatanda at ang mga matanda ay vulnerable sa sakit. Ang mga matatanda at mga matanda ay maaring maging vulnerable din, lalo na ang mga hindi nakabaksinate mula sa pertosis, wika ni Solante. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 453 na mga kaso ng pertosis sa bansa para sa unang 10 linggo ng 2024. Ipinahayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA noong Martes 22 ng 2024 ang katapusan ng panahon ng amihan na nagpapaliwanag ng simula ng Philippine summer. Ngayon, inihayag namin ng opisyal ang simula ng tag-init sa Pilipinas batay sa pagsusuri ng pinakabagong pananaliksik. Anang direktor ng PAGASA na si Dr. Nathaniel Servando na isang press briefing. Alam namin na ang bilang ng mga mainit at mas malinis na araw ay magiging mas mataas sa mga darating na linggo at sa mga hinaharap na buwan, idinagdag niya. Sinabi ni Servando na dahil sa apekto ng El Nino na inaasahan na magpapatuloy na mas mataas na temperatura at drier na kondisyon o maranasan sa panahon ng buwan ng Abril at Mayo. Sinasabi ni Annalisa Solis, Chief ng PAGASA Climatology ng Agrometeorology Division, na ang mga araw na ito ay isa sa mga pinakamalusog na buwan na sa panahon ng hangin at kapangyarihan na maaring maabot sa 40 degrees Celsius lalo na sa Cagayan Valley. Pandaigdigang balita, ipinahayag ng US sa Moscow na ang militanteng ISIS ay may nakatuon na pagtukoy sa Russia sa mga araw bago ang mga mamamatay ay sumakop sa Krukos City or City Hall sa isang atake na namatay ng maraming mga tao. Ngunit tinanggihan ng Presidente Vladimir Putin ang payo bilang probokatibo. Ang mga gunmen ay tumakbo sa concert hall na
malapit sa Moscow noong Lunes. Nabuksan ang apoy at inihagis ang isang incendiary device sa pinakamalaking teroristang atake sa Russia capital sa mga dekada. ISIS ay inako ang responsibilidad para sa pag-atake. Sinabi ng mga eksperto na ang sukat ng pagpatay, ang ilan sa mga ito ay nakakapture sa video footage na nakuha sa pamamagitan ng CNN na suot na upuan habang shooters echoed sa malawak na hall ay malubos na masama para sa Russian leader na naglalahad ng mensahe ng pambansang seguridad lamang ang isang anoong isang linggo na mas maaga kapag nagtagumpay sa palasyo na pinamumuno ang eleksyon ng bansa. Hindi lamang ang Russian intelligence services ay nabigo upang maiwasan ang pag-atake. Sinasabi nila, ngunit si Putin ay hindi nakinig sa mga alerto mula sa Estados Unidos na ang mga extremists ay nagpaplano upang targetin ang Moscow. Simula sa buwan na ito, ang US o imbahada ng US sa Russia ay nagsabi na ito ay monitoring na ulat sa mga extremists na ay may imminent na plano sa target ng malalaking mga pulutong sa Moscow, kabilang na ang mga konsyerto, at ito ay binalaan ng US na upang maiwasan ang tulad ng mga sa mga lugar na ito. Ang Russia ay nagsimula na magamit ng isang malakas na bomba ng hangin na kung saan ang disseminated Ukrainian defense at tilt ang balance sa pangunahing linya. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagbabago ng isang pangunahing armas ng panahon ng Soviet sa isang gliding na bomba na maaring gumawa ng isang crater 50 metro ang lawak. Ang bomba ay ang FAB-1500. Sa katunayan, ang isang 1.5 tulinadang armas ay anak kung saan halos kalahati ay binubuo ng mataas na eksplosibo. Ito ay ibinibigay mula sa taas na sa pamamagitan ng fighter jets mula sa isang distansya ng tungkol sa 60 to 70 kilometers sa labas ng range ng maraming Ukrainian air defense or air defenses. Ang FAB-1500 ay isa pang halimbawa ng kung paanong ang Russia ay nakikipaglaban sa kanyang digmaan sa Ukraine. Nagdadala ng malakas na pagkalaglag bago sinusubukan na kumuha ng teritoryo. Ang mga kamakailan lamang na video mula sa mga linya ng pinakapakikibaka sa Donetsk region ay naglalarawan ng malaking kapangyarihan ng mga bomba na ito sa pagkakaroon ng mga thermal power plants, pabrika at tower blocks. Mga lugar mula sa kung saan ang mga Ukrainians coordinated ang kanilang mga defenses. Mga pang-entertainment na balita. Si Kiray Celes ay walang anuman kay Marian Rivera para sa kanyang My Guardian Alien co-star. Sa press conference ng susunod na pamilya fantasy serie, Kiray sinabi na ito ay ang kanyang unang pagkakataon na makatrabaho
sa Kapuso Primetime Queen, Primetime Queen, kapag ang mga tao sa kaniyang paligid ay natutunan tungkol sa bagong proyekto. Sila ay gumawa at or ng iba't ibang mga komento at assumptions. Ako na yung nagsasabi, sinabi ni Marian Rivera. Ang dami nang nagsasabi sa iyo, nako, nakatrabaho mo na si Marian. Good luck sa iyo, sabi ni Kiray. May mga ganun, di ba? Tatakutin ka, aanuhin ka, sasabihin sa iyo lahat ng hindi magaganda. Pero sa totoong buhay, lahat ng sinasabi nila sa akin na gusto kong balikan. Pero sa totoong buhay, lahat ng nagsabi sa akin noon, kung gusto kong balikan, isa kahit lahat po yon mali. Nagdagdag niya, lahat po yon kabaligtaran sa lahat ng sinasabi nila. Kahit na siya admitted na Marian maaring mukhang intimidating sa publiko, Kiray sinabi na siya ay may isang tunay at pagmamahal na personalidad. Kung gaano nila sinasabing nakakatakot, sobrang nakakatawa. Kung gaano sinasabi nila maldita, sobrang kulit. Sinabi niya, ayain mo doon sa gilid, kundi maarte. Sasabihin lang, maarte. Kabaligtaran po yon sa lahat ng nakita o nakikita ninyo. Sinabi ni Kiray, lahat kami nararamdaman yun at nagpapasalamat kami na naka-work namin si Ate Yan. Ang dalawa ay nagtatag ng isang pakikipagtulungan sa set na may Kiray kahit na nagbibigay si Maria ng isang o bungang arrangement para sa Valentine's Day. I-release na ni Ariana Grande ang kanyang pinakabagong single at music video na tinatawag na Yes And sa Lunes, at kami ay makakuha ng isang natatanging mensahe mula sa Grammy winner. Si Christian Breslauer, director ng video. Grande Faces, isang grupo na jaded kritiko na nakatayo at tingnan ang kanyang pagsusumikap sa kanyang mga sayaw. Bago ang performance, lahat ng mga ito ay nakita at narinig ang tungkol sa kanya na nagsasabi ng mga bagay na tulad ng kung paano sila magugustuhan ng singer kapag ang kanyang ponytail ay isang ilang sentimetro mas mataas sa loob ng loof like space. Ang mga kritiko ay matunugan sa statutes ng Grande at ang kanyang mga dancers. Grande, pagkatapos ay pumasok sa isang kubo na nag-aawit ng marami tulad ng Madonna sa Vogue upang kumanta at sumayaw para sa mga or mamamayan. Ang lyrics para sa catchy lyrics ay kasama ang hindi so subtle nods sa gossip tungkol sa kanya sa pangkalahatang media at sa social media platforms. Mga balitang sports. Pagkatapos na isang maikling pakikipaglaban sa mga paglipas, Galleries Towers tumutugon sa Fem Emnas, Isa Jimenez at Audrey Paran upang tumakbo at matatag ang buksan. Ang high riser pagkatapos ay nagdala ng momentum sa ikalawang frame na si Grace Bombita pagkuha ng pamumuno. Paglikha ng isang suot na nabubuo sa gaya ng mas mataas na 11. Galleries Towers hindi kailanman tumingin sa pagbabalik ng sa decisive na ikatlo upang pagkatapos na isang maikling paglalaban sa maagang paglipas, Galleries Tower tumugon
si Fem Imnas, Isa Jimenez at Audrey Paran upang tumakbo at magtatag ng salbo. Ang high racer pagkatapos ay nagdala ng momentum sa ikalawang frame na may Grace Bombita pagkuha ng nangunguna sa paglikha ng clot na nagbuo sa gaya ng mas mataas na 11. Galleries Towers hindi kailanman tumingin sa pagbalik ng o sa decisive na ikatlo upang i-clench ang tagumpay na humantong sa kanyang record na 2-4. Ito ang unang winning streak ng kupunan sa kanyang kabataan, PVL franchise na kasaysayan. Galleries Towers overwhelmed SGA sa isang 48-19. Pagkakaiba-iba sa mga diskarte or atake. Walang tao mula sa kalahating bahagi ng scored na double digits. Chica Espinosa nagkaroon ng 7 puntos habang Dali Versosa at Mary Joy Onufre pinamamahalaang 6 na markers tungkol sa bilang ng bilang SGA na nananatili na walang tagumpay sa 6 na laro. Si Caitlin Clark ay nakatayo lamang sa home floor ng Iowa Hawkeyes na may 15,000 na manunood na nakatransfix sa pamamagitan ng sandali at higit sa 3 milyon tagasunod-sunod. Inubos niya ang isang libreng yugto. Walang nagsisikap pagkatapos ng isa. Ang karamihan sa bahay ay lumabas. Ang mga karaniwang mga puntos sa simula ng buwan na ito exceeded ang lahat ng oras sa college basketball scoring record para sa parehong mga lalaki at kababaihan na naglunsad. Clark sa pantheon ng sports. Ito ay isang panahon para sa mga edad para kay Clark na 22 na ang talento ay fueled ng isang boom sa interest ng mga babae. Ng laro bilang March Madness ay nagsimula sa linggo or nagsisimula sa linggo na ito. Pambansang tampok, diet ni Lula, edad, alamin. Lula, edad sa Camarines Sur, nagdiwang na ika-sandaang kaarawan. Si Lula Felicidad or edad, Culantes, kagimbal ng Del Gallego, Camarines Sur, ay nagdiriwang ng ika-100 taong kaarawan. Noong Marso na ito, Lula Edad ay inilipat sa bayan ng Ragay sa Marso 1924. Siya ay isang miyembro ng grupo ng guerrilla na lumalaban sa mga Japanese captors sa panahon ng kanyang paglipat. Si Lula Edad ay nagkaroon ng 12 na mga anak at 32 na mga grandchildren ngayon. Sa edad na 100, Lula Edad ay malakas pa rin at naglalakad. Kanyang mga pakinig ay bahagyang mahina na. Ang kanyang isip o memorya ay nananatiling matigas. Ang kanyang mga mata pa rin ay malinaw. Ayon kay Lula Edad, ang numero na 8 ay gumagawa sa kanya ng mas malakas. Siya ay patuloy na humingi sa Panginoon para sa kanyang asawa. Ang sikreto ni Lula ay kumain sa tamang oras. Kumuha at kumain ng kanyang pagkain di niluluto or raw.
Hindi siya kumain ng karne sa kanyang birthday celebration. Ipinahayag ni Lola Edad ang kanyang paboritong awit. Ayon sa mga anak ni Lola Edad, ang kanilang ina ay hindi masyadong mabigat para sa kanila. Mahalaga ito. Ito ay isang laro ni Lola ay maglalaro o magkikwento sa mga at ibahagi ang mga karanasan niya sa kanyang buhay. Araw na ito, Lola Edad, o sa araw na ito, si Lola Edad ay makatanggap ng pagkilala galing sa presidente na si President Bongbong Marcos. Si Lola Edad din ay nakatanggap na ng pagkilala ng sangguniang bayan ng Del Gallego bilang karagdagan. Natanggap din ni Lola Edad ang 100,000 pound mula sa national government bilang regalo para sa kanyang sentenaryo. Si Lola ngayon ay naghihintay sa financial na tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Camarines Sur na may halaga na 50,000 bilang pagkilala sa kanyang hinaharap na edad. Paano ang technocene ng Berlin transformed paano ang technocene ng Berlin nagbago ang lungsod at nakuha ang UNESCO'ng katangian? Sa mga natitirang warehouse at squats sa isang oras na ito, ito ay divided na lungsod. Ang mga kabataan na naghihintay para sa kalayaan ay nagsimula sa isang kultura. Revolusyon na ngayon ay kinikilala sa pamamagitan ng UNESCO. Kingston ay may reggae, New York ay may hip-hop, at Berlin ay may techno. O ang bumubuo ng electronic na estilo ng musika ay nagiging soundtrack ng pagpapalaya matapos ang pagkabihag sa Berlin Wall sa 1989. At ito ay nananatiling kasinungalingan sa lungsod mula noon. Kwento sa tabi-tabi. Night market ng San Pedro Street. Ating matutunghayan at ating panoorin. Sa trivia, simbolo na People's Park ng lungsod ay isang dating detention center na naging urban oasis. Ngayon, na isang minamahal na lugar ng recreation,
ang People's Park ay nagtatampok ng maluwalhating mga halaman, mga sculptures at isang dakilang Dorian Doom. At ito po ay para sa mga balita ng araw na ito. Please like, share, subscribe and click the bell button para po ma-update kayo sa mga bagong video ng Pinoy Rab News Channel. Ito po si Gilbert Lopez Martiecatso. Maraming salamat.